Hello po sa inyong lahat! Welcome back to this travel vlog. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa Valencia, Negros, Oriental. Bridge dito, no? So, pwede pa kayong ahumin. Pag nakikita nyo po yung bridge na ito. So, ito po yung entire stretch ng puso. So, ito po yung daan. Hello everybody! Welcome back to Jongix channel, no? And for today's video, nandito po tayo ngayon sa Valencia, Negros, Oriental. Isa na naman pong masayang araw natin sa inyo ng Jongix channel, kaya samahan niyo po ako sa araw na ito upang saksihan po natin ang lugar ng Valencia. Kung ano ba talaga ang nandito. So sa likuran ko po, kung kayo ay nagtataka, meron pong nakaano dyan, oh, parang umuusok, no? So we can see like a smoky mountain in this place, and we don't know yet what's inside or what is in this place or what this place can offer to all of us. So kaya kailangan natin pasyalan or kailangan natin i-discover. Ayan, kailangan natin i-discover ang lugar para ihatid na ko po sa inyo kung ano ba, kung gaano kaganda ang lugar ng Valencia. Ang Valencia, Negros, Oriental po ay located po dito. Nasa ano po siya? Medyo nasa bundok po siya na parte ng lugar ng Negros Oriental. So galing doon sa downtown from Dumaguete, it's around approximately more or less, ano guys, mga 30 minutes travel po, no? So
So there are two ways na pwede po kayo makarating dito sa lugar na ito. So isa doon is pwede kayong magkaroon ng sariling service, which is your motorcycle or yung sarili ninyong mga vans or like four-wheel drives, no? Ang pangalawa naman po is pupunta po kayo doon sa terminal. Ayan, papuntang Pulang Bato. Ayan, so, and speaking of terminal, kasi sasakay po kayo, no? So, we're going to ask, how much is the fare? So, ang fare naman po, it's too fair, it's too cheap. Ayan, so sa halagang 40 pesos, pwede na po kayong makarating dito sa lugar na ito. So nakikita nyo po sa video na ito, no? So may mga umuusok dyan. So ang Valencia ay sulfuric po siya. Yung lugar nito is sulfuric. That's why meron po siyang mga usok na lumalabas dyan sa bundok na yan, sa part ng bundok na yan, no? At itong parte ng bundok na ito is nasa highway lang po. Ayan, so take note. This is the best landmark if you're going to visit the Pulang Bato Falls. Pag nakita nyo na po to sa daan, pwede na po kayo mag-stop dito. And then, parang mga ano lang siya guys, parang lakarin nyo a few steps away from here is yung daan papasok doon sa Pulang Bato Falls. Diba? So napakaganda ng paligid. Ayan, so you can take picture here guys. So, para siyang smoky mountain actually na to consider. But yung there is a smell here. It's like a rotten egg, no? Yung smell dito. But it's not totally hazardous pag malayo lang kayo, no? But for the safety of everybody is going to come here, you can always wear your mask, no? For the safety of everybody. Kasi hindi naman talaga natin alam kung gaano karami yung nalangap natin sa hangin na nanandirito sa lugar na ito. But it's a very good place to stay for pictures and for videos as well. So, maganda talaga siyang tourist spot or tourist attraction dito sa Valencia, Negros, Oriental. So, samahan niyo po ako, no? At papasalan po natin or maglakad-lakad po tayo, no? Maglakad-lakad po tayo palapit doon sa may smoke kasi may napi-picture taking din doon, no? At makita ninyo in close up kung ano talaga gaano karami yung smoke kasi medyo malayo-layo po ako konti, no? In this video. Kaya samahan nyo po ako. Siyang bridge dito, no? So, pwede pa kayong humit. Pag nakita nyo po yung bridge na ito,
So ito po yung entire stretch ng usok. So ito po yung daan. Amazing. Ano po tayo sa malapit sa ano, sa umuusok na ng bundok na ito. So mainit talaga siya, no? Lumapit ako doon, mainit siya, tapos yung parang umuusok-usok yung tubig na kulay puti kanina sa nakita niyo sa video ko, no? So kaya siya nagpo-produce ng marami sigurong smoke kasi nga sulfuric siya, tapos meron siyang amoy. So hindi dapat talaga magtagal sa place. Kung gusto niyo pumunta dito, magpicture kayo, parang quick lang siya talaga, and super quick, no? Kaya ayan, sana na-enjoy niyo po yung ano pag pagtitingin niyo sa ano, sa umuusok na ano na bundok. Napaka-amazing. Yan, abot talaga siya hanggang doon sa taas. So, kung kayo ay sasakay, madadaanan nyo ito, pwede kayong mag-stop over dito, tapos mag-ano muna kayo, mag-picture taking, or pwede din galing na kayo doon sa Red Rock Waterfalls, pwede kayong pumunta dito at mag-picture taking. Ayan, so, napakaganda-ganda po ng araw na ito, no? Oh, diba? And so ang lugar na ito tinatawag po siyang Mag-Aso kasi ang lugar ay lagi po siyang umuusok, kaya tinatawag po siyang Mag-Aso. Kaya napakaano kasi niya, napaka-sulfuric, no? Kaya dangerous din siya sa health, kaya huwag po tayong palaging malapit dito sa lugar na ito. Ayan, so naway nagustuhan niyo po ang travel na ito, no? Hatid ng Jongex Channel sa inyo.
ganyan. Isa na naman po magandang lugar na maaaring yung pasyalan dito sa Negros Oriental, ang Valencia Negros Oriental, no? Ayan, sinasabi nga nila guys na if we take care of nature, nature takes care of us. Kaya kailangan natin talagang pangalagaan ang ating paligid, no? Katulad dito, ayan, parang inano lang yun ng mga rocks, no? Parang ginawa nila ng paraan para hindi naman dumadaos-dos yung rocks. Patuloy siyang nagbubuga ng mga usok. So kahit paman ganito, ayan, yung level of ng baho or yung smell sa lugar is controllable pa din. Ayan. So Mag-Aso, iba talaga ikaw. Ayan. Hanggang sa sunod ko po mga travel, this is Jongix Channel. Thank you.